So, yun po ang ating pair ng back frill o palain. So guys, yan naman ang pair natin ng full crested. Saka, so, yan ang pair. So, may itlog kasi kaya pinakpang muna yun. So, yan naman yung pair natin ng incomplete na Hagoromo, Hago breed yung tawag, at Crimino. May itlog din sila ngayon, dalawa ang pinisa. So yung ibang anak ng Hago breed na back to back. So ayan, naglabas siya ng isang incomplete na Hagoromo. Tatlong back frill. At isang tufted. Anak na Hago incomplete. Wala pang bait niyan kasi lagi kayo anak na huwag. So yun yung parents Hago breed yung tawagin. So naglalabas sila, galing sila sa back. Ang previous niya na line ay back to back na Hagoromo. So talaga naglalabas talaga sila ng ganitong mutation na Hago breed. Ayan nila doon. So kaya sa tinawag na Hago breed kasi yung gablang part ng feather niya, ng wings niya eh half lang ang may petal. So kung ito meron pa to sa kabilang side, so tinatawag siya na visual na Hagoromo. Magparin budget it saka back frill na. So dalawa na pala yung pisa. So naka-deal ng cadmin natin yan. Bali ang perfil dyan lahat na. Tinanggal ko na yung dalawang hindi. Naman yung pair natin ng kakatail. So yung kak eh yung may yellow head. Ito yung isang gray ay ang head. Ang kak ay medyo yan yung ating zebra pinch mga kaibon. May itlog na naman ulit sila. So yan ang ating society. May tatlong anak siya. Pag medyo nakakain na sila, iwalay na natin yan. Para kung mag-itlog to ibang pair natin ang pinch, pwede natin ipalimlim dito sa ating society. So poster parent ang tawagin nila. So yan, kahit hindi nila eh, maglagay ka lang dyan ng itlog. So lilimliman ho nila. Yan. So may itlog na naman ho sila. Oh. Ihiwalay ko na yung tatlong anak. Hindi ako nakakain na.